excited na siguro yung 31 million na mga bumoto kay BBM sa kay Inday. Mamaya na kasi mga kababayan yung pagsisimula ng official canvassing ng Congress. Yung mga balota, dinala na po doon from the Senate to the joint session ng Congress, mga kababayan, na tawag dito, kinonvene bilang National Board of Canvassers. Alas dos mamaya, mga kababayan, magsisimula. And possibly, kasi mabilis lang po siya eh. Diba? Kasi yung Certificate of Canvass, Election Returns, provincial level siya. So, bibilangin po yung mga Certificate of Canvass. Maramihan na siya kasi per province na siya, mga kababayan. Provincial level. And it is expected na bukas, mga kababayan, maiproklama na ang winning candidates. Wala man pong iba, kundi bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, siya si Bongbong Marcos, BBM. At Inday. Ito ngayon, mga kababayan, ang balita. Sabi rito, the Senate in the House of Representatives begin canvassing the votes for President and Vice President today. Mamaya pong hapon, full coverage siguro ang mainstream media and some of the, you know, siyempre, on the part of the camp ni BBM Sara, yung unit team at mismong page, Facebook page ni Bongbong Marcos, magko-cover yan siguro. Sigurado. Di ba? On the cusp of being proclaimed as the country's 17th president is former Senator Bongbong Marcos Jr., who will assume the position as his father and namesake was elected to in 1965. This is historic, mga kababayan, kasi itong mag-ama, sila lang ang nakakuha ng majority mandate, majority vote. Noong panahon ni ng tatay niya, 18 million plus. Imagine that. Napakatagal na yon. Mas malaki pa sa boto ni President Digong, 16 million. So sila lang na dalawa ang majority president. Si Bongbong ngayon, 31 million. Never in the history, mga kababayan, na yung presidente at vice presidente makakuha ng ganong kalaking boto galing sa mga mamamayang Filipino. O di ba? So, expected to be proclaimed as vice president is Marcos running mate Davao City Mayor Inday Sara, convening as the National Board of Canvassers in BOC. The Senate in the House are assigned the task of tallying the votes and proclaiming the winners. So, yung attempt, mga kababayan, ng mga salot to disrupt, to stop the canvassing by the petition they filed seeking the cancellation of COC with prayer to tawag dito issue a TRO, wala. They failed again miserably. Masasama kasi yung intention ninyo, at yung intention ninyo hindi tama, illegal. Ano sabi ng mga legal luminaries? Hindi pwede anyang ganun. The Congress has that mandate. Not even the Supreme Court could stop that because it is a constitutional body co-equal
with the judiciary in it has a constitutional mandate. Inignore ng mga kakampon. Umaasa na akala nila makakauto pa sila mga kababayan. Never kayo makakauto pa. Di na kayo maka-score ngayon. di ba? O nasaan na yung sinasabi ninyo na the last man is standing is a woman. Nakita ko yung woman na sinasabi ninyo, nandun nag-aayos ng nag-aayos ng mga ano? Ha? Ng mga kalat doon sa cabinet ng kanyang anak. Mami mo daw, sabi ng reporter sa Inquirer. You see? Tama yun, bumalik siya doon sa trabahong na babagay sa kanya bilang nanay. Sabi niya, nanay siya. O di, okay. Magnanay ka na lang. So, yan po mga kababayan. Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri said in a press briefing on Monday, the canvassing starts at 9 a.m. Ah, 10 a.m. pala. Sabi kahapon, mali yung nabasa ko kahapon. Sabi 2 a.m. kahapon yung balita. O ngayon, anyway, nagbabago ang lahat. 10 a.m. By the way, si Mig Zubiri pala, congratulations. Sa ngayon yung tatayo, ay hindi tatayo, uupo pala. Siya ngayon ang uupo, mga kababayan, bilang Senate President. Yan. Yun ang latest, mga kababayan. Papalit kay Tito Sen. So, 10 a.m. mamaya, panoorin po natin yung canvassing. If the NBOC does not finish the count by 10 p.m., mamayang gabi, it will resume at 10 a.m. the following day, bukas, until all certificates of canvass are tallied. O ngayon, that's the reason why bukas, it is expected. Kung matapos mamayang gabi, 10 p.m., then baka bukas, pag-reconvene nila, pag-resume ng session, mga kababayan, maiproclaim na po si BBM at si Inday, officially, maproclaim na sila bilang President and Vice President. Ah, ayos, mga kababayan. And you know, siyempre, baka mamaya, tingnan natin, panoorin natin yung mga balita, mga kababayan, kung may mga grupo na mag-attempt to disrupt the canvassing. As we know, yung mga kakampon, hindi po sila tumitigil, mga kababayan, na mag-try to disrupt all these proceedings. Kasi ang gusto nilang iupo yung talo. Yung mga bugok eh. Sa hanggang pulutin yan, gusto nilang manalo yung talo. Yung tinula. O ngayon, abang busy yung Congress dito sa canvassing. Si Bongbong Marcos naman po, nakauwi na siya, as you know, nagpa-presscon siya kahapon. And in-announce niya yung mga appointments and nomination. At isa doon, mga kababayan, sa na-nominate na bago, si Balisakan. O, kita ninyo. NEDA Chief Balisakan. Si Balisakan po, dilaw. Ay, hindi man niya, Mr. Maravilla, siguro dilaw. Appointee siya dati. Na-appoint ni Panot. Dati siyang,
economic tawag dito, advisor ni Panot. Nakita ninyo? Hindi tumitingin po sa talagang unity, pagkakaisa yung sinusulong po ni Bongbong Marcos. Kahit hindi niya kakamping, fame! Na-appoint, nagtrabaho sa gobyerno ni Panot, tinitingnan niya yung trabaho, yung expertise ng tao. Sa bagay, hindi man yun politiko, trabaho lang siguro, na-appoint siya, hindi man naman nangahulugan na na-appoint siya, yung kanyang dugo ay yellow na rin. Baka tingin ni Bongbong Marcos, ito objective itong taong ito. Kahit na-appoint siya ng previous administration na Dilawan, pero hindi siya namumulitika. Nagtatrabaho lang siya ng maayos. So, di ba? So, sinasailalim siya sa ano, vetting, thorough evaluation. Tama, search committee yan siyempre. At yung iba, siyempre, nag-apply naman yung iba. Pero tinitinangang maigi. Hindi nangahulugan na naging parte ng unit team ay i-appoint ka agad. Tinitingnan siyempre yung credentials, yung track records ng bawat tao na ilalagay, lalo't napaka-sensitive po yung mga positions na kailangang fill upon. And it is the NEDA. Yan nagpa-planning eh. Di ba? National Economic and Development Authority, doon pinaplano yung mga dapat na maginagawa in relation sa mga programs and projects. Hindi po yun sa short term, ha? In long term programs and projects ng gobyerno. Yun ang trabaho ng NEDA. Di ba? So, kinuha po si Balisakan, mga kababayan, as the NEDA chief. Tinanggap naman po, agad-agad. Di ba? Ngayon, si Bongbong Marcos, busy siya sa pagbubuo ng kanyang gobyerno, yung kanyang administrasyon, yung kanyang magiging katulong sa pagbangon muli ng ating bayan. Di ba? Ito yung balita ngayon. Marcos wants Congress to prioritize 2023 budget. 2022 pa lang tayo. Pero that's the usual, you know. Job. Hindi man na dapat this early, inaayos na yung budget para sa 2023. And it should be approved nga before the year ends. Pero minsan, di ba, based sa experience, minsan nakakalampas po, January na, hindi pa na-approve yung budget. Ang nangyayari niyan, yung previous budget yung binabasihan po. You see? Kasi kailangan na kailangan, masaayos kaagad, mga kababayan, kasi siyempre, mag-implement ka ng mga projects, bagong mga projects. So sabi rito, he will work closely with the incoming 19th Congress for the immediate passage of the 2023 national budget, stressing the need for his administration to look for other sources of income to fund his administration programs and projects. Yung mga inilatag niya during the campaign, paano yun pupunduhan? Di ba? Alam naman natin laging kulang. Marcos said, he will have to look to the new budget for 2023, which is presently being written. We have to look at that to find sufficient funds for the things that we want to do. He said that while it is expected that not the entire budget for 2022 will be spent
by government offices by the end of the year. Pero his administration daw, kailangang magsimula ng tawag dito, tumingin-tingin for additional sources of funds. Especially as his administration aims to pass a measure that would give stimulus packages for the businesses severely affected nito pong pandemonium. Ngayon, yung mga tao po ni BBM, ito, hindi man tayo magaling po. Practical lang tayong tumingin. And based sa ating observation, siguro naman, you will agree with me. Di ba yung ating ekonomiya, yung ating kabuhayan, yung mga negosyo natin, bumagsak dahil po sa mga restrictions na inimpose ng ating gobyerno? So, ano yung dapat gawin doon? You reverse all the restrictions. That's simple. Yun ang kwa natin, yung ang ating tawag dito, unsolicited advice to the incoming administration po. Yun man lang, that simple. Bumagsak dahil doon, ano yung, sabi ko sa inyo, hindi man po yung pandemonium yung ano, yung sakit yung dahilan, hindi po. Ulitin ko, ang dahilan ng pagbagsak natin, the response of the government, reverse all this, ano, about face dapat, lahat ng ginawa ng gobyerno, allocate sila ng allocate ng kwarta, inubos ng mga, yung mga nagbinta ng, ayun, inubos lang nila. Ngayon, na-solve nila yung problema? Hindi. At ngayon, hanggang ngayon, nagpo-post pa sila. Sabi ko sa inyo, they will just siphon all the resources of our country. Just like kung ano yung nangyari sa ibang bansa and all throughout the world. That simple. Huwag lang tayo magpauto sa kanila. Hanggat tayo magpapauto sa kanila, mahirapan tayo po, Mr. President. Mahirapan tayo. Siguradong ang daming, may nabasa na naman po ako from another think tank. Nagsusulsul na naman po. At mayroon na namang bago na panakot sila. Yung galing sa Unggoy. You see? Kasi, magpo-post na naman sila ng panibagong ubusan lang nila ang kwarta natin. And that is the very objective ng mga globalista. You see, in some of the, you know, mabutit na narinig ko kay Bongbong Marcos kahapon, kasi nag-aanap siya ng pondo, di ba? Additional funds. Some quarters suggesting na ibinta yung NAIA. Eh, nandito. Ibinta daw yung NAIA para maka-generate ibinta daw yung mga government, some government assets including the Ninoy Aquino International Airport in some portions of Manila Bay to raise about 500 billion in debt payments. Pambayad lang sa utang kasi yung utang natin lumubo hanggang 13 trillion. 13 trillion na po. Pero sabi niya, no, I'm not keen on selling our ano, government assets. So, sabi ni Bongbong Marcos, I'm not in favor of selling government assets to generate funds para sa aking administrasyon na niya. I'm always very worried, sabi po niya, of selling government assets. As a matter of principle, I'd rather not, sabi niya po sa mga reporters kahapon. When asked if he was willing to liquidate non-performing government buildings and assets, you see? So,
Yung si Marcos, mga kababayan, si Bongbong Marcos, talagang anak ng tatay niya at nanay niya. Never na nag-isip ng ganon. And in fact, mga kababayan, nalungkot siya nang di ba, nang pinatalsik yung kanyang tatay at in-exile yung kanyang pamilya. Pagbalik nila rito, yung MWSS pribado na. Nalungkot siya. You see, in the rest of the, you know, pati mga bangko, yung PAL, yung mga power, ano, power plants natin, mga planta ng kuryente, bininta ng mga kakampon. And until today, yun ang gusto nila, sinusulsulan si Bongbong Marcos. Di man po ninyo kayang sulsulan. Kaya ayaw ninyo kay Bongbong Marcos kasi hindi ninyo kayang paikutin. Bakit ibibinta mo yung mga assets mo? Paano na yung future generations? Kung ubos na, lahat na lang kontrolado ng mga pribadong tao. So you will be at the mercy of them. Diba? Paikutin ka lang. And most of this na mga interesado, mga oligarko. You see? Ibenta, limbawa, ang iyong naiya. Iyong naiya, ang gawin natin, palitan, ibalik sa Manila International Airport yung pangalan, imbis na ibenta. So I'm always very worried, sabi niya, of selling government assets as a matter of principle, I'd rather not. Marcos, the son and namesake of the late dictator Ferdinand Marcos Sr., laging may late dictator, whose administration spent billions on government buildings and structures, did not elaborate why he was hesitant to sell public assets. Hindi pa ninyo naiintindihan. Kung yung mga kahit sa privado, sige nga, binta mong binta yung pag-aari mo. Sige lang, binta mo ng pag-aari at wala ka ng itira. Anong mangyari sa iyo? Tapos sasabihin ninyo, kailangan pa ninyong ng paliwanag? Di ba mamamulubi ka? Wala ka ng pag-aari. So ano pa? Naubos na. Pambayad sa utang. That simple. Nagtatanong pa talaga kayo? At kailangan pa talaga ninyo ng paliwanag, mga taga-abayas. Try ninyo, ibinta yung lahat ninyong property, yan abayas. Di ba yung mga buildings ninyo, mga lupa ninyong pag-ari, yung tower ninyo, ibinta na ninyo. Anyway, wala na din kayong franchise. O ngayon, ano mangyari sa inyo? O di, you'll be a thing of the past. That simple. Yung gobyerno, ganun din. Yung pag-ari, ibinta mo. O di wala ka ng pag-ari. Ano pang gagamitin mo? Tapos magre-renta ka. What? Anong mga kaisipan yan? Dati kang may bangko. Bininta mo yung bangko. Pinakontrol mo sa mga privado. O di ngayon, imbes na yung kita ng bangko kasi government owned na punta sa gobyerno, may revenue siya from the operation of the banks. Anong kinabang yung mga oligarchs na kumontrol? In like manner, the power plants. In like manner, the public utilities, MWSS, yung airlines. Imbes na yung income na billion-billion nun, gobyerno nagkikinabang. Ang nagkinabang si Lusutan. Tapos ngayon, yung naiya mismo, gusto ninyong ibenta. So, sino yung tutubo ng bilyon-bilyon? Imbis yung gobyerno, ang tutubo ng bilyon-bilyon para magamit sa mga programa, ang tutubo privado. Alam naman namin kung bakit tinutulak ninyo yung ganon. Di ba sa pagbibenta po, laging may komisyon? Hehehehe.
Ganon lang yon mga kababayan. So ayaw ni Bongbong Marcos, mabuti. Ayos, approve. House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez Marcos Jr. Cousins recently said lawmakers plan to pass a measure that would postpone the barangay elections in December. Mabuti ito para yung gastos. 8 billion daw yung matitipid, pati SK. So matitipid siya, magagamit na para sa recovery ng ating economy. At yung billion-billion na pera na ibinibili ninyo ng iyon ang dapat scrap totally. Iyon talaga ang nagpadapa sa ating ekonomiya. In-stop all the madness. Go back to normal thinking. Bumalik tayo sa normal na pag-iisip. Hindi yung abnormal na pag-iisip nitong mga... Ang nagpabagsak po talaga ng economy, gobyerno, many times, sinabi ko sa previous videos natin, yung response ng gobyernong malik-malik, until today, mali pa rin. I-reverse ninyo yun lahat. Pag ginawa ninyo yun, we will be living in tranquility, in peace, in tranquility, in progress. Yun ang totoong mangyayari niyan. In this country ay babangong muli. Ayan man lang po. Baga lang gusto ninyong itry ito. Firmax wow. Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasuhan. Ito naman po anti-aging Automax. Sa mukha naman po pinapahid. You will look 10 years younger than your age. At ito, sa mga cancer patients, try po ninyo. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Food supplement siya, hindi man siya gamot. Kaya lang, goji berry po. May anti-cancer properties kasi siya po. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.